Sangalan ng Amang ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa mga nagpagdiriwa na ito, sama-sama natin itulog para sa kapistahan ni San Bartolome sa Ebanghelyo Matanyel, isa sa mga 12 disipulo ng aming Panginoon Jesus Kristo. At upang maging karapat-dapat na yung gumanap, makasihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyong mga buhay na lupa at asala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Panginoon Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapatid ang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama namin yung mga pangyarihan, gagawin kami mong matibay ang aming pananampalataya na natunay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang paikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tungkol sa kanyang magdalangin ang sambayan mo naway maging pananda ng iyong paglingkas sa lahat ng bansa sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at pakikita ko sa iyo ang babae na makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng Espiritu at inamig ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Pinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kalimingan ng Diyos. Pumipisla na gaya ng hiyas ng haspeng silinaw ng kristal. Ang padal nito'y makapal at mataas at mayroon yung dalawang pinto. Bawat isa'y may bantay na angin. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng yung dalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa dilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 sali ng bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taras-taras ng mga tao, dahilan paghahari mo. Taras-taras ng mga tao, dahilan paghahari mo. Magpupuring lahat sa'yo, Panginoon, ang iyong inalang. Lahat mong nilikha, pasasalamatan.
siya ay hindi magdarala. Sabi, hindi siya nagdalama. Ang mundo na ang pinagalawan ay kumisa ng isang mundo na gusto natin na tayo ay nakalalaman. Gusto natin na tayo nauna. Wala nang problema kapag nauna. Ang kailangan ay gusto mauna gawa ng pagkukulang. Yung kumisa na pinagbabasihan ng tao, hindi pwede ang laban. May mga mamamaraan na sabi nga natin ay hindi na pantay ang pagkilos sapagkat may ginagawa pamamaraan. Wala ang problema kung ikaw ay mapamamaraan. Pero sana hindi madarala ang pamamaraan. Wala namang problema yung isang mabuhay ng isang tao ng pamamaraan. Huwag lang magdarala. Huwag lang mandalama. Huwag lang makakaisa. Yun ang commission ng term na ginagamit natin. Maging makaisa. Sabi nga, dito sa ibang yun, ang pinamanin sa atin, tinanong ni Nathaniel o ni Bartholomew na paano ninyo ako nakilala? Hindi nakilala personally, pero yung pagkakilala namin ay ito ay hindi magdaraya. Kilala ni Jesus kung sino ang magdaraya at kung sino ang hindi nagdaraya. Kilala ni Jesus. Kilala tayo ng Diyos. Hindi tayo makatatakas sa Diyos. Dahil siya yung nakilala, sabi na natin ngayon yung kanyang reputasyon. Magibaliwanan ko kay Bartholomew na ito yung kanyang pagkilos. Hindi siya nagdaraya. Kaya nang sabi niya kay Jesus, paano ako nakilala? Ngayon lang tayo nakita eh. Anong sabi ni Jesus? Nakita. Bago ka matawagin ni Pilipe. Sa ilalim ng puno ng ikos. Ba't mahalaga mo yung puno ng ikos? Sa Ebanghelyo, 20 puno ang makikita natin. Yung puno ng ikos at puno ng sycamore. Sycamore tree. Fig tree. So, yun ang kalimitang 2 puno na makikita natin sa banal na kasulatan. Nakatulisin ko naman, ito ay mga puno na common sa Israel. Kasi sinabi sa ilalim ng puno ng ikos ay nakita ni Jesus si Nathaniel. Naging maliwanag kay Nathaniel. Nakita ko na lang ako sa puno ng ikos. Ano ngayon? Kasi po yung puno ng ikos, malalaman mo ito, malago ang tao. Kutusin ko ay itong si Nathaniel sa kanyang pagkawa ng kabutihan ay tinatago niya. Kaya siya naroon para hindi siya makita ng tao. Ito po yung gumagawa ng kabutihan, hindi yung gumagawa ng kasamaan. Kalimitan lang kasi nagtatago tayo kapag gumagawa tayo ng kasamaan. Pero ito, gumagawa ng kabutihan at aware siya na kaya siya naroon ay para huwag makita ng ibang tao kasi gumagawa ng kabutihan. Kaya bahagi ng pangyayan ay binigyan
Sabi niya ako ba, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang ari ng Israel. Yung binanggit ni Bartolomeo. Ito lang po kung tutusin ang political conversation na magagawa namin between Nathaniel and Jesus. May si, pero malaman. Kaya lang sabi ni Jesus, naniniwala ka ba? Bawala ka? Nang sinabi ko sa iyo na nakita kita sa puno ng ikos, ano sabi niya, maraming pagbabay ang makikita mo. At isang tunang yung puruto ay ito, nawamanhi, manako ang mga anghel ng Diyos sa lupa. Para po sa mga Israelita, very symbolical yung pagmamahing manalo ng mga anghel. Kasi ito'y tumutukoy din sa tinatawag na yung natin ng paghahari ng Diyos. Dakila of God. Kasi yung parang sa mga Israelita, dakila of God is after. Sa malalang lugar, sa langit, na hindi pwedeng mapuntahan ng tao. Kasi wala pa kayong tagapagligtas na wala nila kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Alam mo sa ano niya ang Bartolome? Marami ka pa makikita na mga kababalatan. Hindi lamang dahil nakita kita sa ilalim ng puno ng ikos. Pero yung hapon na pinamamanin ko sa amin ang buong may kapal. Isang hapon ako sa amin, pinaaral ako sa amin, anak ng Diyos, kung sino ang mandaraya at sino ang tapang. Anak ng Diyos. Kaya kung kaya nila yung nakakita o walang nakikita, iwasan natin ang pagdaraya. Iwasan natin ang pagdaraya. Sabagat, alam naman natin na kahit na sa ating kalooban, ayaw rin natin na tayo ay dinadaya. Ayaw rin natin na tayo ay isahan. Kaya dapat din maging bahagi rin ng ating pagkilos. Ito yung maging bahagi ng ating pagbukod. Katulad, dinatanyan, hindi magdaraya, tapat, wagas, yung ating pagbukod sa panawagan ng puong ikapal. Kumisang sinasabi lang kasi, hinaya rin ako. Kumisang tayo mga bata ng dalawa tayo. Kumisang tayo yung mandaray. Kasi bakit nandaya rin? Hindi lang po ito isang usapin ng panahon ng mga bata. Na kumisang kaya rin tayo mandaray. Kasi ginagawa natin dahilan. Yung iba, hinaya rin tayo. Pero sa ating nga natin, ano ka ba? Mandaraya ka ba o hindi? Ay, hindi ako mandaraya. Eh, dapat hindi ka mandaraya. Itinaya ako eh. Eh, kung hindi ka mandaraya, dapat din kahit na ikaw dinadaya, hindi ka mandaraya. Kung ikaw ang niloloko, kung ikaw ang hindi nangloloko, hindi ka dapat magloloko. Para makaganti, you are not better doon sa mga sinasabi mong mandaraya. Kasi nandaya ka, kahit nasabihin natin na nauna sila kumandaya sa iyo. Naging katulad ka rin nila. Nauna lang sila. Pero you are the same level. Anong level? Mandaraya. Mandaraya. At ito ay ipanalangin natin sapagkat hindi na mo mandaraya sa larangan po ng pag-ipag-ugnayan sa kapwa-tao. Sa trabaho.
Yung oras sa trabaho, kung saan, nakapagdadaya. Hinahabaan mo yung break time. Pandalaya rin yun, no? Kasi pinapayaran ka ng balong oras sa loob ng isang araw. So, bakit hindi natin ibigay yung walang oras na yan? Walang daya. Eh, kaya sa pinanandaya ka, sabihin nila, nandaya ka, hindi na balik. Sabi nga ng mga matanda, apulin mo na yan. Abulin mo na yan. Bakit? Hindi ka kasi mandaraya. At yung tao hindi mandaraya, kahit dinadaya, hindi magdadaya. Kasi yun ikaw eh. Ikaw yun. Kasi pag sinabi mo, kaya ka lang daya, kasi dinaya ka, hindi ka talaga, hindi lang dadaya. Kasi kaya mo man daya, bagamat may dalilang ka. Kasi yung identity mo, ano ba yung identity mo? Ako ito. Ako hindi man dadaya, kahit ako hindi man daya. Ako yun eh. Yun ang identity ko, hindi man daraya. At yun ang makita po natin, John Bartholomew. At yun yung panawag ibulong natin sa harapan ng buong ni Kapa. Kahit ako minsan sa tuntun na ito, tayo ay maraming sugat. Gawa ng maraming pandaraya. Maraming pagkakaroon na nakita natin at tayo ay binaya. Siguro po hindi natin mabibilang sa dami. Pero iba na lang natin. Iba na lang natin. Na ano? Huwag tayo magbaya kahit na maraming beses tayo binaya. Hilingin natin ang tulong ng Diyos. Hilingin natin ang tulong ng Diyos na pinaniwalaan ng Kanya. Ikaw po ang alam ng Diyos, ang hari ng Israel, ang aming Panginoon sa Kristo, na magbigay sa atin ng lakas. Sa gitna ng pagtugon natin sa panawagan ng buong mga pano, na ito, na talagang sumunod sa kanyang mga yama bilang mananalig kay Kristo bilang tunay na anak ng Diyos. Ipanalangin natin. Ipanalangin din o natin yung mga nagdadaya. Kaya po hanggang ngayon ay yung natin yung sana matapos ng graphic corruption na namamayari sa dinding na ito na kanina sa balita. Hindi po naman natapos kasi may ginagawa ko. Sinasabi ko ang isang attendant doon sa airport. Mabibilis doon yung kamay ng mga attendant sa airport na nagpapalit doon sa mga baggage. Kaya po yung isang iba ay nawawala ng mga baggage sa kanilang mga baggage na doon sa airport kasi meron tayong baggage, meron tayong mga gear. Kasi yung iba naman, matindi kasi naman yung ulo. Pag sinabi mo yung electronics, dapat hindi mo nilalagay sa bagis. Doon pa rin yung lalagay. Huwag kang maglalagay ng cash. Doon pa rin maglalagay ng cash. Ngayon, kuminsan yun din ang nakukuha ng mga tao. Mayroon sila nakukuha tuloy. Pero hindi yung dahilan para dapat nilang ulit. No? Pero dapat eh, hindi mo rin dapat yung maging dahilan na ilagay din natin yung doon. Huwag dapat din. Maging natin tayo. Pwede ko sabihin, hindi na sabi, oh, napakabibilis ng kamay. Yung po ang isa sa mga nasa front page na inquirer na yun. Yung pagkaraya na makakuha ng mga gabi sa airport. Marami na, marami na po. Marami po na nakalang alam natin ang narinig natin. At mahal po, marami rin po ang
nagpagbago na sila. Kaya ako yung talong purgatorio. Mayroon tayong purgatorio. Meron tayong purgatorio. Wala kung meron lang yung impyerno eh. Alam na lahat na meron yung impyerno eh. Pero ano yung purgatorio? Ah, kahit na inalin ng palataya sa Diyos, pero dahil sa may utang ka na hindi mo pa napapayaran, meron mo kasi doon ako, nananalig ako sa Diyos at magpalataya ako sa Diyos. Pero marami kang mga nagawang pag-usulang sa kanya. Ay, akala ka ba makalusod ka? Makalusod ka lang siguro sa pulis, sa west. Pero sa kanya, hindi ka makalusod. Kaya sa kadataan, ah, sa purgatorio. Iba na lang natin siya na sana magbago yung kanilang isip. Habang sila narito sa bubing na ito, at mapagsisihan nila. Kasi bakit? Ah, mabigat ang kanilang parusa sa purgatorio. Wala ang daraya na hindi magbabayad. Kaya itinog din natin sila sa rapat ang pumi kapag. Parang hindi na sila mahirapan. Kung dito pa man din sa lupa, kung meron tayong pagkulang, ay sana mapagbayaran na natin. Huwag natin tayo na tayo mamatay. Tsaka tayo magpay. Ay, mas malaki ang hihingin sa atin. Kasi yung bahagi. Bakit? Alam ng Diyos kung sino ang mandaraya at kung sino ang hindi mandaraya katulad natin niya. At alam ng Diyos kung anong uri ng ating mandaraya. At sigurado ay lalapat din sa atin ang kaparusahan kung sakali man tayo ng daraya. Kung sa pagiging ng daraya, walang problema. Ay sigurado kung tayo ay higit na reverensyo sa kanyang kaharian at salamat. Pero idulog namin sa harapan ng buong kapal. Sa magkat ang mundo, ginagalawa namin ngayon ay kumisan mo yung mundo na aral. Yung mundo na ang kaisipan ay kumisan, ito yung pagkaunawa na gawin mo na lahat, huwag ka lang pangupuli ng buhay. Yun ang kumisan yung kaisipan. Baka akala natin makalulusot tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ni Bartolome, pinaalala sa atin, walang lusot ang mandaraya. Napaira na sa buhay.
iyong mga kamay sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin, tumika. Sa abisa ng mga puso sa Bartolomeo, tuwangan ng hawa kami ng kanyang pagdalangin. Sa pagkahangin namin sa pagkukul, pagsalamat sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. May inyo ang Panginoon. At sa mayroon rin. Inaasa ko sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat ang siya ay masalamatan. Ama namin ang mga pangyarihan at tunay ng marapat na ikaw ay aming masalamatan. Ikaw lang ang puso ko ng buhay nang walang kasimula. Ikaw ang isinisang pamuli at buhay ng kanaman ng buhay. Hindi ka ang taong ipilalupang pupusin ang iyong pagpapala, ang iyong mga kinapala upang pagsiglahin ang lahat ng tulinding sa iyong kalimunagan. Kaya di magbilang ang maraming ang nakatayo sa iyong harapan. Naglilikod sila sa iyong gabi at araw. At matumhay nila sa iyong kagandahan. Sila ay nagpupuri ng magsigla at walang buhay. Kaya kay sana ang mga sisihawin ang magpuri sa iyo ng walang pupay sa kalangitan at kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa, na kalahatian mo, O sana, O sana, sa kaitaasan, O sana, O sana, sa kaitaasan, pinagpala na pairito sa ngalan ng Panginoon, O sana, O sana, sa kaitaasan, pasensyahan na lang kasi hindi po full ang ating init kanina. Kaya baka kulang na po yan sa power. Kaya ito ay may liwanag pa naman kahit paano. Ang malangin pa na ikaw mo palang tanang kabanal kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal maging katawan na po ng aming Panginoon ng Jesucristo. Bago niya pinagminisa ang pusang loob ng maging handog, pinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghahari niya ang Panginoon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Ready naman ang matapos ang ako na ninawagan niya ang kalis, hindi ito niyang pinasalamatan. Iniabon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng pagpapulang kandipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa ibang para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkamatay mo, yung pagkabuhay ng manamang nangyari namin sa iyo, ang tinapay ng bibigay buhay at ang karis ng kakaloon ng pagkakasa. Kami nagpapasalamat ito ng ibinarapan na tumayong sanak mo para maminuhan sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Panginoong Kristo. Ayaw ko po sa pagkakayos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinahin mo yung simbahan na gamit sa buong libro. Kusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Benaventura, anak na ng pariyama. Alalahanin muli ng mga kapatid natin na yung lahat ng pagkakasang sila yung muling mabukukan. Gayun din ang lahat ng mga kumahang. Kawalan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawalan mo rin dapat ang pinagkakasang kaysa ng mga anubel ng Marianina ng Diyos, kaysa ng mga muslatahan ng pananamuhay dito sa dibdib ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiunawa namin ang pagpupuri sa kalaman mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ang pananampuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Upang katulad ng Daniel, tayo ay hindi naging mandaray.
Ama namin, mapagmahal na iyong pagkistaan ng Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ng mga haring nagbibigay buhay. Sa pagbihon namin ang pagdanaw ng utang na ito, kami naman yung makarating sa bagaw mo ng ligay, lubos. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasalamatan ka. Amen. So,